Hello at welcome sa Juice TV official channel. Now sit back, relax and enjoy the movie. Ang palabas natin ngayon ay pinamagatang Curb. Sa simula ng pelikula, ipinapakita ang isang clip ng isang babaeng nakahiga na walang malay sa isang lugar sa konkretong sahig. Duguan ang daliri niya at ang sapatos niya ay namula sa natuyong dugo. Gayunpaman, tila hindi siya nasaktan kung titingnan ang kanyang sitwasyon. Sumunod, ipinakita ang mga clip ng matataas na alon na humahampas sa baybayin. Ang paghampas ay gumagawa ng nakakatakot na ingay na umaalingaw-ngaw sa lugar na kinaroroonan ng babae. Ang ingay ay tuluyang gumising sa kanya mula sa kanyang walang malay na estado. Sa unang tingin, wala siyang makita kundi konkreto. Nalilito, gumalaw siya sa unang pagkakataon at natagpuan ang sarili sa pinaka-nakakasuklam na posisyon na posibleng mapuntahan niya. Ang babae ay nasa gilid ng isang kurbadang istruktura sa napakataas na lugar. Sa ibaba ng istruktura ay isang madilim na dulo ng kawalan, ang kamatayan ay sigurado kung siya ay gumawa ng isang maling galaw at mahulog sa gilid. Bukod pa riyan, hindi nakakatulong sa kanya ang posisyong kinalalagyan niya, dahil nakatiklop ang kaliwang paa niya sa ilalim ng katawan niya, na walang paraan para mailabas ito. Nang unang makita ng babae ang gilid, nabigla siya gaya ng inaasahan. Sinubukan niyang umatras, gayunpaman, lalo siya nag-slide sa ibaba. Sa kabutihang palad, hindi siya nahulog ngunit halata na oras ang kanyang kalaban. Ang slide ay nagpakilos sa kanyang kaliwang binti pataas, na labis na masakit. Bukod pa rito, nasimot ang kanyang mga palad dahil sa magaspang at matigas na semento. Ang kanyang hininga ay bumibilis habang siya ay tahimik na nagdarasal para sa kanyang buhay, kahit na ang pagkakataon na mabuhay siya ay zero. Kasunod nito, ipinakita ang buong view ng istruktura kung saan siya na-stop at tila ito ay isang hydropower plant. Kahit na nagawa niyang makalayo sa gilid, hindi siya papayagan ng patayong pader sa likod niya na makatakas. Habang sinusumpa niya ang sitwasyong kinalalagyan niya, isang malakas na ugong ang pumotok mula sa kawalan sa ibaba. Ang ingay ay bumulaga sa kanya at mas lalong nakakatakot ang pagkahulog. Nag-isip siya saglit at ipinagpalagay na ang ingay ay dahil sa hangin. Ang impormasyon ay nagpapagaan ng kaunti sa kanya hanggang sa isang mas malakas na tunog ang narinig makalipas ang ilang segundo. Ang babae ay tumingin sa langit at nagbitaw ng isang sigaw. Makalipas ang ilang minuto, tumahimik ang lahat. Ang tanging naririnig niya ay ang kanyang mabilis na paghinga at ang mga iniisip sa kanyang ulo na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang mabuhay. Alam niyang mamamatay siya sa huli. Naiintindihan din niya na ang paglipat ay maaaring pumatay sa kanya kaagad. Gayunpaman, handa siyang sumugal. Matapos ang ilang mahabang paghinga para pakalmeyan siya, matibay niyang inilagay ang kanyang mga kamay at kanang binti sa semento, at sinubukang iikot ang sarili. Ang plano ay nabigo dahil siya ay dumulas papababa at ngayon ay nasa gilid na ng curve. Pinipigilan niya ang sarili upang manatiling kalmado. Pagkalipas ng ilang segundo, naiintindihan niya sa wakas na kailangan na niyang sumuko sa pagsisikap na ituwid ang kanyang binti. Ang tanging paraan para makalayo siya sa gilid ay ang paghila sa sarili, sa eksaktong posisyon kung saan siya naroroon. Ngunit ang slide ay nagpahina sa kanya ng 10 beses, ang kanyang mga palad ay nagsugat na dahil sa semento. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at pinaghiwalay ang dalawang daliring nagdikit sa dugo. Kasunod nito, tinutuyo niya ang dugo sa kanyang jacket para hindi dumulas ang kanyang palad kapag sinubukan niyang umakyat muli. Kahit ang proseso ng pagpapatuyo ay napakasakit, ngunit buong tapang niyang tinitiis. Pagkatapos nito, hinihipan niya ang mga sugat, nananabik ng kaunting ginhawa. Mahina ang kanyang mga pag-ihip dahil natatakot siyang makagawa ng mga maling galaw na magtutulak sa kanya pababa sa kanyang kamatayan. Matapos pag-isipan ang susunod na hakbang, sa wakas ay itinaas niya ang kanyang walang sugat na binti. Itinutulak ng kanyang sugat ang mga palad ang sementadong kurba pababa, habang itinataas niya ang kanyang katawan sa isang masakit na arco ng paggalaw. Sa kabutihang palad para sa kanya, gumana ang plano sa oras na ito at nakausog siya ng ilang sentimetro. Nakahinga ng maluwag ang babae at patuloy na humihinga para pakalmeyan ang sarili. Halos manhid na ang mga palad niya dahil sa sakit. Gayunpaman, hinihipan niya ng paisa-isa ang mga ito. Hindi siya nag-isip bago muling gumawa ng katulad na hakbang at bumangon pa. Maya-maya, nag-hallucinate na ang babae. Nakita niya ang mga bakas ng dugo sa curve sa ibaba ngunit parang nawawala ang katawan sa kanyang paningin. Tumingin siya sa kanyang palad at bumalik sa print ng dugo at nagsimulang mag-hyperventilate. Siya ngayon ay pinakamalayo sa gilid at sa likod niya ay isang patayong pader. Maliwanag na hindi siya makakaakyat sa anumang kondisyon, ngunit sa isang sandali ng pagkataranta, hindi niya inisip ang kanyang susunod na hakbang at sinubukang umakyat muli. Siya ay dumouseness ng kaunti. Dahil sa gulat, mas lalo siyang naghahallucinate. Tumingin siya sa ibaba at nakikitang humahaba ang mga bakas ng dugo.
Pinilit niyang pigilin ang sarili ngunit napatigil siya nang marinig niya ang malakas na ingay. Sa pagtingin sa mga bakas, napansin niyang dalawa pa sa mga ito ang idinagdag. Ngayon, ang tanging pagpipilian niya ay maghintay para sa hindi maiwasang kamatayan o gumawa ng isang hakbang at mahulog sa kanyang kamatayan ng mas mabilis. Sa kanyang isipan, may nagsasabi sa kanya na kung ipagpapatuloy niya ang kanyang ginagawa, tiyak na makakaligtas siya. Pagkatapos ng lahat, sa sitwasyon kung saan siya ngayon, hindi siya makakapag-isip ng maayos. Ang tanging problema ay ang kanyang pagnanais na mabuhay, ay maaaring mahulog sa kanyang kapahamakan ng mas maaga kaysa sa kanyang inaasahan. Kung ikaw ang nasa kanyang lugar ay baka sumuko ka na ngayon. Matapang niyang itinaas ang kanyang palad at inihipan ito, naghahanda na itulak ang sarili sa ibang pagkakataon. Sa isang segundo lang, dumulat siya pabalik ng ilang sentimetro o higit pa. Nagsisimulang lumaki ang kanyang gulat kasabay ng kanyang guni-guni. Ibinalik niya ang tingin sa mga bakas sa pangatlong pagkakataon, at napansin na lumaki na sila ng husto. Biglang umalangaw-ngaw ang isang sigaw sa background, ikinumpara ng babae ang ingay ng kamatayan, na tumatawag sa kanya mula sa kadiliman sa ibaba. Sa ngayon, wasak na ang kanyang mga palad at halos wala na siyang balat na dapat tanggalin. Ang langit ay umaatungal sa kanyang paghihirap at kinukutsa siya, ngunit ang babae ay tila walang pakialam. Hindi nagtagal, bumuhos ang malakas na ulan na nagdagdag sa kanyang problema. Hindi siya sigurado kung ang mga posibilidad ay pabor sa kanya o kinakalaban siya. Maaring tapusin ang ulan ang kanyang hirap sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya ng mas maaga, o maaari itong mas masaktan sa pamamagitan ng pagsira sa kanyang pag-asa na mabuhay. Sa unang ilang segundo, natutuwa siya sa mga patak na tumatama sa kanyang mukha. Kahit saglit lang, payapa na ang nararamdaman niya. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang kasiyahan dahil pinadulas ng tubig ang ibabaw at pinadaos-dos siya pababa. Napapikit ang babae at nagnangalit ang kanyang mga ngipin. Isang malakas na sigaw ang kanyang pinakawalan ngunit hindi ito maihahambing sa pagkulog ng mga ulap. Pagkatapos, naalala niyang nakasuot siya ng chain necklace na maaaring makatulong sa kanya na hawakan ang semento ng mas matagal. Pilit niyang hinawakan ito sa kanyang pulso at kinuha sa kanyang leeg. Makikita natin ang kamay niya na dahan-dahang bumababa kahit na may kadena. Hindi malinaw kung nakaligtas siya sa insidente, ngunit sa sitwasyong kinalalagyan niya, may isip ang kahihinatnan. Hindi tulad ng karamihan sa mga horror na pelikula na umaasa sa gulatan, ang pelikulang ito ay lumilikha ng nakakatakot na kapaligiran at nagpaparamdam sa iyo ng kilabot at takot sa loob mo kasama ang karakter. Ang mga fans ay naniniwala na ang pelikula ay mahusay sa lahat ng aspeto dahil ito ay nag-trigger sa primal instincts ng manunood. Ito ay isang bagay mula sa mga bangungot na tumutukoy sa mga tao ng takot na hindi nila alam na mayroon sila. Kung nagustuhan mo ang video, mangyaring mag-subscribe sa aming channel at huwag kalimutang pindutin ang like button upang matulungan kami.